Magandang araw po sa inyong lahat. Alinat, mag-devotion uli tayo. Sa araw na to, pag-usapan natin ang kabutihan ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ng good? Familiar tayo sa good morning towel, di ba? yan ang pambansang towel yata ng mga driver, no? Jeepney driver sa Pilipinas. No? Pamilya din tayo sa all the good things you hunger for, di ba? Jollibee. Pamilya tayo sa Gouda. Open 25 hours, di ba? So, familiar tayo sa it's finger licking good. Wow, sarap naman. Familiar tayo sa have a good time. Oh, you did a good job. Oh, good girls, di ba? Perhaps one of the most popular stories siguro of goodness in the Bible is the story of the Good Samaritan. Now, from the word itself, good, mabuti, mabait, no? It can be found in Luke 10:25 to 37. Sa story na to of the Good Samaritan, isang Jewish man ay inatake, no, at tinakawan at iniwan na halos patay na sa tabi ng daan. The Samaritan even paid the inn for their services on behalf of the Jewish man. No, kahit na considered na kinaiinisan, half-breed sa mga Samaritans, or the Jewish people are not fond of them, tumulong itong Good Samaritan at dinala niya sa isang inn or motel in our present day. I love this exchange between Moses and God found in Exodus 33:18-23. Kasi tinanong ni Moses, no, ang Panginoon, show me, no, and hindi pala tinanong, sinabi niya, no, sa Panginoon, kumbaga, inask niya, in a sense na parang, show me your glorious presence, sabi niya. The Lord replied, I will make all my goodness, lahat ng aking kabutihan, pass before you, and I will call out my name, Yahweh, before you. God's presence is made of His goodness. Do you agree with that? Na ang presensya ng Panginoon ay binubuo ng kanyang kabutihan. Alam nyo, isa sa siguro na taong matuturing natin na talagang first hand na nakita ng kabutihan ng Diyos ay si Moses. Ano ba ang key verse, no, dito sa pinag-uusapan natin? Sabi dito, taste and see that the Lord is good. Tikman at iyong makita ang kabutihan ng Diyos. How happy is the person who takes refuge in Him? Naniniwala po ba kayo ang Diyos natin ay mabuti? Taste and see. Taste, ang ibig sabihin, tikman. No, parang tikman mo yung honey, yung pulot gata na matamis. Tunghayan, see. No, tingnan. Makita mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ng maraming tao. The context of this was David pleading from Saul, no, dun sa verse na taste and see that the Lord is good, no, blessed is the one who takes refuge in Him. Bakit? Kasi si David nagsimula na mabuting alay ni Saul, mabuting servant, no, at patuloy naman siya naging mabuting tao, pero itong si Saul lang nagbago ng puso. Dahil sa inggit, inabol siya ni King Saul. No, and he found his way to the Philistines' camp. Itong si David kakatakbo kay Saul. He was in front of Abimelech. And while he was in front of Abimelech, he was pretending to be crazy so he wouldn't be a threat to the Philistines. So imagine yung dati mong kakampi, dati mong boss, hinahabol ka hanggang sa nakarating ka doon sa kampo ng kaaway mo. So ang ginawa mo na lang, nagpanggap kang baliho para, kasi hindi lang siya yung simpleng Hudyo na kaaway ng mga Philistines, but this is their champion, David, who killed Goliath. Right? So, I mean, pagpasok mo doon, wala sabi-sabi, papatayin ka talaga. Pero nagkunwari siyang baliw, no? Para hindi siya mapatay. Kasi ganun siya kadesperado na tumakbo away from doon sa wrath
ni King Saul dahil sa inggit nga. Dahil nga alam ni King Saul na ang papalit na hari ay si David, hindi yung kanyang anak na si Jonathan. Why do we need to enjoy or celebrate His goodness? Bakit nga ba? Bakit natin dapat enjoy at i-celebrate ang kabutihan ng Diyos? Siyempre, so we can appreciate Him. Show our deepest gratitude at i-worship natin siya. Alam niyo, it establishes that He is God, the Creator. If we celebrate and enjoy His goodness, He's the Creator of heaven and earth, and we are the creations, fully dependent to God Almighty. Amen? Alam niyo, sa umaga na ito, iniikahit ko kayo na pagbulay-bulayan niyo yung kabutihan ng Diyos sa inyo. Kagaya ng pagbubulay-bulay ni David, kung gaano kabuti ang Diyos sa kanya. Sabi ni David, tikman at inyong tunghayan ang kabutihan ng Panginoon. Sana sa araw na ito at sa mga nakaraang araw o nakaraang linggo, nakaraang buwan, nakaraang taon, sa mga darating na panahon, patuloy niyong maranasan ang kabutihan ng Diyos sapagkat ang Diyos natin ay mabuti. God is good all the time. And all the time, God is good. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Sana we continue to encourage you na mag-devotion at patuloy na hanapin ang mukha ng Panginoon. Huwag niyo kalimutang magbulay-bulay at to end this devotion sa inyong personal prayer. Kausapin niyo ang Panginoon, open your heart to Him. Mabuti siya. Mabuti siyang Panginoon sa buhay natin. God bless you and see you tomorrow. Kita-kits. Babu.